Hello, good morning, gano'n? Elementary.
mag-aaral, mga supporters po natin dito sa ating komunidad, sa pamunuan po ng ating school governing council, officers of the PTA, HPTA, at sa ating po mga barangay and local city officials. Sa ating po Regatta 2020, ay hindi po tayo pumunta, bumisita sa ating paaralan, ay maaari naman po tayo magpakita ng suporta ngayon. Kahit po sa anumang pagpapakita o pamamaraan, bayanihan po tayo dito sa budget. Salamat po sa anumang operasyon, donasyon, o anumang tulong o suporta upang mapagpunin pa po natin ang ating mga servisyo at operasyon, lalo na po ngayon na kinakailangan natin maabot ang ating mga anak habang nariyan sila at stay at home. Salamat po sila. So maraming salamat po. Please stay at home. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpasensya niyo, minsan tumitingala ho ako kasi we are live. Simulcast po tayo sa Sir Kiko. Pakitabi po muna 'yung mga alaga nating mga manok. Paso. Paso. Patulugin po muna natin 'yung mga aso natin, mga manok, ha? At 'yung mga sasakyan po natin, pakipatay mo muna 'yung mga makina, ha? Okay po. Sige ho, mayroon naman tayong team in charge of the ano. Kaway-kaway na lang ho, ha? Kaway-kaway. Right now, ang kasali po dito sa ating usapan ay sa ating we call this as our first. Ang totoo po niyan ay pangalawa na ho to, no? Pangalawa na. Ang tawag po natin dito is the first virtual stakeholders convergence. Okay. Yung una po natin kasi ano, pasensya na kung tinawag namin first to, no? Yung una po kasi nung diba ho, naalala nyo, June 1, pasukan, first day of enrollment natin, no? Nag-FB Live tayo. Medyo may konting glitches, pero ngayon, mahuhusay na yung ating mga technical team dito, no? Mga nakitayin na rin sila, no? So, by the way, this Zoom meeting is also available via our Suggest Facebook page. Pakitype nyo lang sa Facebook at Santiago de Guzman ES. Okay. Sa ating pong virtual interface po na ito, silipin ko lang ako nakikita ko sa isang natin sa Facebook. Ah, okay, nakikita natin. So, ang mga kasali ho ay ang mga advisors. Ang mga participants po natin ay mga advisors. And bawat isang parent leader po ng bawat section, no? So, pasensya na po kayo, na po kayo kasi ang maximum participants po lamang po dito sa ating Zoom meeting ay 100. So, limang po ang teachers. Siyempre, bawat isang advisor, mayroong kasamang may counterpart na parent leader, no? So, kaya yung ibang hindi po makakapasok, pwede ho sa Facebook Live na lang manood. Although, pag tinitingnan ko po, nasa 54 pa lang.
54 pa lang po ang mga audience natin. So we are still waiting, 55. Tapos po samantalang sa ating YouTube page ay nasa 60. So more or less 100 na po ang audience natin, no? So anyway, this can be played, this can be replayed naman anytime. So pagpasensya niyo na, no? Ipagpaumanhin niyo po kung may counting glitches sa aming pag-report po sa inyo. May mga technical difficulties, ipagpaumanhin niyo eh tayo ho lahat ay sumasalang sa trial and error, no? Nag-experiment pa lang po tayo, no, ng mga mabibisa o magandang pamamaraan to communicate, no? Teacher to pupil, etc. Okay. Maganda siguro magbalita muna kami, no, kung ano ba ang nagaganap na sa mga panahong ito. Baka hindi niyo po alam, no? Kasalukuyan pa ho tayo nasa general community quarantine. Although mamaya po ay inaasahan natin mag-report ulit ang ating Pangulo at baka magbibigay ulit ng mga information or orders kung ma-extend ba tayo or bababa tayo into a different form of community quarantine. Right now, our barangay and the nearby barangay here at Jetty de Leon, surrounding our campus sa Santiago A. de Guzman Elementary School, eh tayo po ay kasalukuyan na dapat essentials lang po dapat ang... Sir, nakamute po kayo. Nawala po kayo, sir. Nakamute po. Ay, may nag-mute sa akin. Sandali. Okay. Sir, nakamute po. Okay, pasensya na, ha? Pasensya na. Natinig niyo ba yung mga sinabi ko? Baka kanina pa ako sasalita, ha? Okay, di bali, okay lang. Tapos, practice lang yung kanina. Eto talaga, seryoso na, ano? Okay. Sige. Ang tawag po sa meeting natin ngayon ay First Virtual Stakeholders Conference. Although, ang invited po natin dito sa Zoom ay mga class advisors ngayong taong 2020-2021 at ang yung kanilang mga representative parent leaders ng bawat section, hindi naman din po ito limited sa kung sino pa yung gustong sumali at manood. No? Pwede po tayo mapanood live via our Facebook page. Po. So, ang aming po i-re-report ay yung mga paghahanda po natin para sa nalalapit na pasukan sa August 24 at yung mga ginagawa pong serbisyo, proseso, at mga kaganapan sa paaralan. Pero bottom line po, our dearest parents and our dearest pupils, no, baka namimiss nyo na ang Santiago de Guzman Elementary School, namimiss nyo na ang mga teachers nyo. No? So, ang mga teachers, baka namimiss na rin ang mga pupils sa mga parents. Tayo po, kayo po, mga bata kids, please stay at home. Ha? Hindi kayo pwede, hindi kayo allowed lumabas ng bahay. Ang pwede lang yung mga magulang nyo na bibili, yung mga nagtatrabaho, essential workers or employees of the government. Okay? So, let's go direct to the point. Dalawa po ang agenda natin ngayong araw. Una po, as a whole, the Division of City Schools Valenzuela, mga plano at yung mga pinaghahandaan po namin, yun po yung i-report po namin ngayon. Pangalawa, yung mas specific, no? Ano naman ang pinaghahandaan natin ngayon sa paaralan? So, kailangan po talaga namin ng tulong. Hindi po namin kaya ito. We need the support of our parents. That's the reason why sa bawat isang section advisor po na nandito, nag-request po kami na sana meron siyang counterpart na officer dun sa kanyang section, bagong section. I-report ko lang po sa inyo, no? Kasi nga ho, because of the prevailing protocol, hindi naman pwede ho tayo magtipon-tipon, hindi naman ho namin kayo pwede pakuntahin dito sa school. Bawal po yun, ha? Bawal. Sarado ho ang school. Ang pwede lang po namin magawa natin, status quo lang po tayo. Ang advice po sa atin ng DepEd, status quo. Ibig sabihin, yung mga parent officers nung last year, kung kayo naman po ang inyong mga anak ay nandito pa rin naman at mag-aaral, so pwedeng kayo pa ho muna ang aming kausapin. Para lang po matuloy natin yung ating serbisyo, yung mga proseso sa paaralan. So, pwedeng ang participant po natin ngayon, pwedeng president last year, pwedeng vice president, or pwedeng, yung iba kasi nalipat-lipat. Please understand, meron po kasi kami mga dinagdag na sections, meron naman din po kami mga hinati na sections, so, maaaring nalipat po yung ibang officer. So, we requested our advisors na kung sino na lang yung talagang available, sino na lang yung available talaga para mag-serve as representative of the section. Tayo sa mga
ating mga plano, no? Simulan ko na po sa plano ng ating school. Sana po nakikita niyo po. Screen, nakikita niyo po ba? Apo. Okay. Yes, po. Okay. Sa Facebook page, sir, technical team, may mga naririnig ako mga manok. Sa mga lagi ng aso tumatawad, paki. Lagay muna natin sila sa tabi, ha? Pakainin, ha? Pakainin muna yung mga manok, ha? Okay. So, ours, you know, Valenzuela City is blessed to have ano yata tayo, nasa 70 schools. Elementary, secondary, and senior high school. So, ganun po karami ang public schools dito sa Valenzuela, no? More or less 70. And we are headed by our ever-working, our school's division superintendent, Dr. Melipon T. Sorbano. And he presented this to us, all of schools, itong plano ng, ano ba plano ng DepEd sa Valenzuela? Although, syempre, nakakabilib naman tayo, nakakapanood naman tayo sa TV. So, ano ba tong plano ng DepEd Valenzuela? So, they call this as Dr. Sorbano, in his presentation, he called this entitled Translating the Vision Implementation Plan into Actionable Timelines. So, ano ba to? Okay. Kayo na mo bahala mag-zoom-zoom ng inyong mga cellphones, no? Kayo na bahala, no? Ano ba ang magaganap sa Valenzuela? Ngayong tayo ay umiiral pa rin ng mga quarantine protocols. Nasa bahay lang po ang mga bata. So, parehas, tama po. Parehas lamang po tayo ng buong Pilipinas. Pare-parehas po tayo. Ang tawag po sa ating modality, pamamaraan para matutong ating anak sa OMS 24 ay distance learning sa paraang modular home-based study. Ulitin ko po, ha? Distance learning sa paraang modular home-based study. Ibig sabihin po nun, kahit po ang inyong mga anak ay nasa bahay, ang edukasyon ay dapat magpatuloy. Yun po ang aming mantra. Anuman ang sitwasyon, tingnan niyo po yung nasa baba ng screen niyo po, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. So, hinati po natin ito sa walong, sabihin na natin, timeline of or events na magaganap. So, bago ko muna ipaliwanag ito, kasi syempre, napapanood nyo sa balita, nadidinig nyo, nababasa sa social media, vote po tayo. Padadalan po natin o magkakaroon ng ating mga anak ng mga printed modules. By the way, kung may mga tanong po kayo, magsabi lang po kayo sa comment sections or dito sa chat group po natin sa Zoom, no? At pag may oras po tayo, ay pwede naman po natin sagutin yan. Nasa bahay lang po ang inyong mga anak. Okay? Hindi necessary na may internet sila. No? Okay? O may gadget silang personal. Okay? So, ang default, ang city government magbibigay ng bags. Sa loob ng bag, lalagyan namin yan ng mga learning modules. So, mamaya ako na ipapaliwanag yan. Babalikan ko po yan. Ha? So, balik po tayo dito sa screen. Ito po yung mga processes or events na maaaring nagaganap na po o mga plano po namin sa mga susunod na panahon. Una, yung tinatawag po natin na crafting. Ang ibig sabihin po ng crafting, yung mga bibigay po namin mga modules sa mga anak niyo po, printed po ito, ito po ay tinagsama-sama, tinagtulong-tulungan ng mga mahuhusay at magagaling na guro at mga officials ng DepEd dito sa Valenzuela. So, as of the moment po, tapos na po halos lahat ng materials for the first grading period. Yun to po ay nakocombine na po. Kasalukuyan po kami nagmi-meeting at pinagpaplanuhan na po paano po ang pag-print po nito. So pupunta po tayo sa number 2, yung tinatawag na packaging. Dito po sa packaging na to, kami na hong bahala sa school. Kami na hong bahala. DepEd Valenzuela ho ang uubos ng resources nito. May pondo naman po ang eskwelahan. May pondo naman po ang city government. Number 2. Sandali lamang po, may konti lang tayong technical difficulty. Hindi daw po nakikita yung next slide. Sandali lamang po, ah.
So lahat tayo nakikita na. Okay, kung ano po yung pinapakita ko po. Meron po dapat kayo nakikita dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the plan. These are the events. Things have been happening before. At ito po yung mga nagaganap. Yung una ko sinabi, crafting. Kami po ay sampo ng mga mahuhusay na guro at mga opisyal ng DepEd Valenzuela ay pinag-combine po natin ang mga learning materials, nagsulat po sila, gumawa ng activities, study guides, even parent guides para po sa ating mga magulang. At ito po ay naaayon sa ibinaba ng ating DepEd Central na tinatawag natin na the most essential learning competencies. Number two, ang paaralan sa tulong na po ng Division of City Schools Valenzuela at ng ating local government of Valenzuela. So kami po ang in charge sa pagpiprint, pagpapackage, pagsusort. No? Siyempre, aayusin po namin ito per learning area, per subject area. And then, ito yung i-distribute namin sa susunod. So mamaya, i-explain ko sa inyo o i-inform namin kayo kung kailan ba ito magaganap. Yung sa distributing na tinatawag po natin, ito na po yung mamimigay na po tayo ng mga bags. Sa loob ng bags, nandiyan yung supplies provided by the local government of Valenzuela. Nandiyan lang po yung mga modules. Antay-antay lang po tayo. Matagal pa naman po ang pasukan. Kasalukuyan po nire-ready ang mga bags nyo, nire-ready ang mga materials. Pagsasama-samayin po namin yan. And then perhaps we will schedule a day na kung saan ibibigay po natin ito or pwede na mag-iwan ito sa school, sa barangay. Don't you worry po, we will inform you the soonest na ma-ready po natin ang mga bags and crafted learning materials. So number four, dito po tayo sa learning. Ano yung magaganap? So meron po tayo dalawa. Yung una po, isasagawa ang pag-aaral sa bahay sa pamamagitan ng study guides at paggabay ng magulang o guardian o nakatakdang kasama sa bahay. Okay, ang tawag natin dito, nanay teacher scheme. Yun po yung letter A. Ulitin ko po, paano magaganap ang learning? Eh, iba po, iuwi natin yung bag, bubuksan ang ating mga anak yung laman ng bag, ang pinakapuso po ng laman na yon ay yung tinatawag natin na learner's pocket na kung saan nandun yung mga modules, activity, worksheets, study guides, bubuksan nila yan, okay? Isusuriin mabuti ng mga magulang o ng guardian, tapos, meron tayong scheduling na tinatawag. O dapat, sa araw na ito, ito yung bubuksan mo, ito yung gagawin mo, ito yung subject na pag-aaralan mo. Okay? Most of the time, talagang kinakailangan guided talaga natin mga magulang ang ating mga anak. Hindi po everyday, hindi po maghapon na kausap ng mga teachers ang inyong po mga anak. Since nasa bahay po ang inyong mga anak, syempre po, nasa under po sila ng inyong direct supervision. Pwede naman po yun, habang nagluluto kayo, habang naglilinis tayo ng bahay, yung ating anak, nandyan sa sala, nandyan sa kwarto, and then they are performing this task na nandun sa module. Okay po. Sa letter B, isasagawa po ang pagtuturo ng guro sa pamamagitan ng FB Live. So ito pa isang paraan lamang po ito. Alam nyo, niluluto na po ng city government at ng DepEd Valenzuela. Nagkakaroon na po ng partnership. Bukod po sa pag-aaral sa bahay, bukod po sa pagsasagot ng mga modules o pagbabasa ng laman nito, by turning on our radio, and if there is a chance na ang ilan po sa inyong mga magulang po namin ay mayroon namang internet at magbubukas ng Facebook, ay pwede rin naman po makakita ng mga lesson na pang-supplement, pang-suporta sa modules. Ulitin ko po, ang default po natin ay printed modules. Okay? Pero hindi naman po araw-araw kailangan na internet. Hindi ba kinakailangan may laging may cellphone? Hindi naman araw-araw dapat i-chat-chat kayo ng teacher. May mga times na kinakailangan mag-participate. Don't you worry because we will be informing you of the schedule. Sa ngayon po, ang default po talaga, most of the task is inside the bags. Nasa loob po lahat ng babasahin, aralin, at gagawin ng ating mga anak. Okay? Dito po tayo sa number 5, monitoring. Magkakaroon po tayo ng follow-up discussion. O, dito na, magkakaroon ng follow-up discussion ng mga mag-aaral at mga guro sa pamamagitan ng tinatawag natin na virtual online classroom. Gamit ang free online platforms na kung saan hindi kinakailangan ng mobile data subscription. Eh, diba ho? Sa panahon ngayon,
may bayad ang text, pero ang messenger, basta may data yung cellphone mo, kahit walang load, basta online ka, pwede ka makatanggap ng messages. Or pwede naman mag-subscribe ka paminsan-minsan, pero uulitin ko po ha, hindi required na dapat may internet connection. Alam nyo kasi, may lumalabas sa TV. Iba minsan nababalita. Yung iba bumibili ng laptop. Yung iba nag-a-apply na ng internet. Hindi naman po yung necessary. Ang mahalaga ho, yung printed modules na ibibili po namin sa inyo. Ngayon, kung may kakayan kayong internet, edi walang masama na magkaroon kayo na magbukas. Kahit TV lang, magbukas kayo ng TV. Kasi alam niyo po si DepEd, in partnership with some TV stations, niluluto na rin po ito. Aba, naalala niyo ba yung mga panahon ng Batibot, Sineskwela, yung sa Channel 4 na kung saan may nakikita tayong mga lesson, mga panahon natin, nung tayong mga bata pa, mga minamahal ko, mga magulang na kaedad ko po. O, di ba? So, baka maulit ito at maganap na kung saan, pagbukas mo ng TV station, buong maghapon, meron dyan ipapalabas ng mga video, lesson, na akma sa kung anong grade level ng anak natin. Siyempre, ang papanood nyo sa anak nyo, kung kinder yung anak nyo, dapat pang kinder. Kung grade 6 yung anak nyo, panoorin yung grade 6. Huwag nyo mulang i-advance. At huwag nyo naman di paano. O kung look, wala namang problema na manood tayo ng higher or lower than the prescribed grade level of your child. Okay. Number 6, maliban sa mga gamit na mga learning packets, ayan, ito na mo yun. Maari din gamitin ng ating mga anak yung DepEd Commons, naalala niyo ba ito, pinost namin sa Facebook ito, radio, TV, at iba pang learning resources upang lalo mapalawak ang kaalaman. Alam niyo ho ba, our dear parents, our dear kids, ito ho, although nagpapakatis pa lang po kami ha, kaya pagpasensya niyo na, medyo hindi pa ho kami sanay gumarap sa camera, live, no, wala pang makeup, hindi pa nagpapagupit, pero alam niyo po, nagpapakatis na ho kami mga teachers niyo. Isang araw, magugulat na lang kayo yung YouTube channel natin sa Santiago, punong-puno na rin ng mga video lessons. Pero ito po ay pang-suporta lang talaga sa module. Nandun po lahat ng aralin, sasagutan, at babasahin ng inyong anak. Pang-support lang po talaga kami. Yes? Tawa? Number lang? Sige, tagiin mo niya tayo. Okay. Pasensya na po kayo, no? Kasi alam niyo po, yung cellphone ko po ay may tumatawag. So, okay lang naman po yun na pag tinawag niyo po yung number ko, kung katabi ko po yung cellphone, sasagutin ko po yun. Mga tumatawag po tungkol sa environment, explain ko na rin po, no? Although, ngayong June 30 po, matatapos yung environment natin, pero tuloy-tuloy pa rin naman. Baka may mga kapitbahay mo kayo, kamag-anak, kaibigan, na hindi pa yata nakapag-enroll, for whatever reasons, tuloy-tuloy lamang po ang environment, no? Marami na po kami na i-post na link, cellphone numbers, kahit po cellphone number ko, isend niyo po sa akin, tapos ako na lang din po magkoconnect sa ating mga teachers and advisors. Balik po tayo sa number 7, assessment or assessing. So, magkakaroon ng designated day or time na kung saan magkakaroon ng assessment. So, i-check po namin syempre. O, si teacher, kamusta? Ano kaya ang natutunan ng mga bata habang nag-aaral? O, ganon. So, i-explain na lang namin pa sa mga susunod na panahon. And finally, number 8, ang pagbibigay ng marka o grado na nababatay sa pulisiya o panuntunan na ilalabas ng DepEd. Kung okay lang po sana, ha? Wala mo muna magtatanong paano kami magkocompute ng grades. Huwag mo muna tayo maging advance, hindi pa ho kasi namin talaga na ipe-prepare. Hindi pa ho namin na-focus yung sarili namin sa assessment. Mas na-focus kami sa pag-prepare ng sarili namin, ng lesson po natin. And then later on, we will tell you how we are going to evaluate your child. First things first po tayo. So kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa ating Suggest Facebook Live and then dito po sa Zoom. Okay po. Sa susunod po, ayan. Ang Division Office ng Valenzuela, ayan, tingnan nyo naman. Nag-create sila ng team. Learning team, learning material development team, learning material development validation team, finance team, printing team, trainings. Alam niyo ba ang mga teachers po natin, halos araw-araw na rin po, kahit kami po inyong lingkod ay nagte-training na rin po. So, ayaw po namin masayang yung aming araw, no? Bukod sa paghahanda po namin sa pasukan, bukod sa nire-ready po namin ang sections niyo po, ng mga anak niyo po, kami po ay nagte-training po para maging handa po kami sa paghahanda po ng klase niyo po. So, mga... And then, of course, ito, meron din kami dito sa team, ha? Meron din kami dito sa Santiago, yung mental health team natin. Yung ating God team, no, na kung saan, syempre, alam niyo na,
maaaring itong naganap o nagaganap na crisis in health, no, is creating some psychological disturbances sa ating mga anak o sa ating klase ng pamumuhay. So mahalaga mapag-usapan din po 'yan. Yun yung dahilan kung bakit kami nagpatawag ng meeting ngayon. Gusto po talaga namin i-activate yung stakeholders convergence and the nanay teacher. Okay po? Babalikan ko po yung mga slide. Ayan. So, hindi nangyay po sikat ang ating lungsod pagdating sa nanay teacher program. Diba po, bago matapos, bago magsimula yung pandemic, eh, kasalukuyan yata nagaganap yung ating nanay teacher. Dito sa pangalan natin, medyo natigil po yata tayo sa grade 6, no? Grade 5, no? So, ngayon po panahon ng, na kung saan hindi pwede pang lumabas ang ating mga anak at pumasok sa school na nasa bahay lamang po sila, kailangan po namin ng tulong po ninyong lahat. Especially kayo po mga nandito officers, and of course, yung mga nanay teachers natin. Siyempre, di ba simple lang naman po ang logic natin pagdating sa nanay teacher. We will be needing the assistance of some of you here, our dearest parents, to support us and be. Although, siyempre, kami yung mamumuna, pero siyempre, kumbaga, ang tawag natin dito, merong support group. Okay? Support group na kung saan, bukod sa si teacher ay kinakamusta ang kanyang mga anak, si advisor, bukod sa minomonitor niya ang kanyang mga advisory class, bukod si Sir Jing, minomonitor niya ang school, ang mga teachers, ang mga magulang, mga bata, meron din po tayong grupo ng mga magulang na kung saan, support na sila sa bawat isa. Mars! Pare! Kamusta na? So, yung bang anak mo, nabuksan na yung module number 2 sa subject ng science, grade 3? Parehas tayo ng anak. Kamusta? Nagawa ba ito? Ganon. Meron tayong parang, dapat, there should be a connection. Hindi po dapat tayo nag-iwanan dito. Okay? Dapat sama-sama po tayong mag-angat sa ating mga anak. Tulong-tulong po tayo. Wala po tayong iiwanan. Tulong-tulong po tayo. Right now, ang enrollees po natin ay nasa 1,942 na po. Sana yung 1,942 na yon, no, ay magsama-sama ang mga magulang at guardian, sama-sama ang mga bata para 1,942 tayong makakaraos sa crisis na ito. So magkakaroon po tayo ng division, nanay teacher seminars. So hindi lamang po kami mga teachers sa magte-training. Siyempre, i-guide din po namin kayo, i-facilitate din po namin kayo, i-orient din po namin kayo sa division. Siyempre, itong division para po sa mga officers ng mga schools na nanay teacher. Excuse me po, may mga nabibinig din ako, may mga manok, may mga aso po ulit. Baka nagugutok po, pakainin po muna natin. Yung mga makina po na sasakyan, pakipatay. Technical team, please. Okay, ayan, thank you. Siguro yung mga manok at aso, baka hindi lang po kumakain. Yeah. Okay. Sa school, we have to activate our nanay teacher. So, bukod po sa inyong mga officers, bukod po sa mga class advisors, sana po sa bubuin po namin mga platforms of communicating with your child, with your children. Sana po nandun din yung support ay magulang. Bigyan ko na kayo ng konting perspektibo, no? Kasi diba ho, bukod sa modules na hawak ng ating mga anak, pagkaganahin po natin yung mga messaging platforms eh. Text, yung messages, saka yung sa messenger. Eh, alam niyo po kasi, yung messenger, pag-aari yan ng Facebook. Alam niyo po ang Facebook, ang sabi sa Facebook, dapat, ang may account ng Facebook, ang edad niya is above 12 years old. So, paano na yun? Eh, dito sa Santiago de Guzman Elementary School, ang mga anak natin, ang edad nila, 4 years old, 5 years old, ang grade 10, ang grade 4 is 10 years old, grade 11 years old, grade 6 more or less 12, 11, or 13. So, naturalmente po, hindi po pwede magkaroon ng account sa Facebook ang ating mga anak. So, kayo po namin mga magulang, kayo po dapat ang magbubukas ng inyong Facebook account. Kayo po yung makikipag-communicate po sa amin at sometime, papahiram niyo po yung gadget niyo sa inyong anak. Dapat nga po guided natin sila, lalong-lalo na po sa mga lower grades. Iba ho, sa mga nakalipas natin na nanay teacher, sinasabi ko lagi po sa inyo, kinapaalalahanan po namin kayo. Ang mga anak po natin, mga bata pa lamang po ang edad, huwag po natin basta-basta pahawakan ng gadget. Baka imbis na nanonood dyan ng video lesson ni teacher,
eh naglalaro yan ng Mobile Legend. So dapat talaga guided ng parents. Alam nyo, ito po talaga